most likely, paano discarding ngayon? So, tignan nyo po ito nangyari sa price action, ha? Unang-una, macro muna tayo. Macro mo talaga is bearish pa rin. Kasi meron kang LDR sa one day, yung 20 and 200. 20-200 magkalayo, so pwedeng babaan to ng presyo, yung 200. Pangalawa, baba tayo sa 4H time frame na fulfill na natin yung LDR natin na tinatawag, yung long distance relationship natin, okay? Nung 20, 200 at price, fulfilled eh. We had a rejection sa MA200 sa 4-hour time frame. So, ayos na to. Kompleto na tong play na to. Bumalik na ulit tayo. Price is now trading below the 20. Pangatlo, na po, sa 1-day time frame. Ito po, may sabog na naman to na malaki, ha? Nagsama-sama na naman yung 20, 200 at price. Pwedeng mag-consolidate pa ng konti yan. Pero after that, bobogsa na naman to. It's mabilis na naman ang decline nito. Kung hindi kayo marunong basic support and resistance, hindi po kayo masyadong sanay pa mag-charting. You can use Tipay kasi makikita mo may dotted blue. May nagtatanong sa atin, Tito, ano po yung dotted blue kay Tipay? You can use that as your support and resistance. Guhita natin. Ayan, may dotted blue na yan. So, pwede kong kunin din tong dotted blue na to. Gusto kong ikulong yung price eh. So, kukunin ko tong dotted blue na to. Para makulong yung price, 20 and 200. Antay natin dito mag-consolidate. Pag biniyak natin tong 29,100 level, ang next support mo will probably be 28,900. Tignan natin kung kaya natin pumropit dito ng 0.8. Oh, sakto pa to. Makakatipi ka pa dito. Ganyan po ang diskarte natin sa Tipay. Mga quick trades lang. So, ito po, antayin nyo na sumabog to, bumogsa. Pero kung palagay ko, kung malakas ang sabog nito, look at this, ah. Price action, ganito lang kasimple. Oh. Basta nagdikit-dikit po yan, tinuro ko sa Tipay yan, di ba? May LDR ka, yung long distance, malayo yung 20-200 at yung price. Pag nagdikit-dikit sila, sasabog sila. Meet up ang tawag natin dyan. Pag nag-meet up yung mga yan, may sabog pababa, katulad nito. Nag-meet up, boom, sabog pababa. May sabog pababa or pataas, ah. Depende. So katulad nito, mag-meet up na naman yung mga yan. Okay, may sabog na naman to. Ngayon, saan ka kukuha ng bias mo? Kuha kayo ng bias po sa higher time frame. Ano ba ginagawa sa higher time frame? Ayun nga, sabi nga natin, we're trading below the 20 sa 200. MACD mo rin nag-cross. So, most likely, baka may leg pa tayo. Most likely, may isang leg pa pababa. No? Sabi natin, market has 3 legs. Eh. So, baka ito na yung last leg na tinitignan natin. And then, after this, baka makakita na tayo ng mabilis na pump. No? Once na ma-clear natin to. Wala pa, hindi pa to clear deh. Pinasok tayo ulit sa loob. Yo. Kinlose ulit tayo dun sa loob. Oh. Kitang-kita yan. No? Closing sa daily sa loob. Dinalik tayo. Yan, Tito Busyan. Follow and like for more updates.